What's up, everyone? My name is John at hindi ako makatalon. Tayo nagbabalik para sa panibagong episode dito sa ating Solo Survival Let's Play. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, just subscribe to my channel and hit the notification bell para hindi nyo mamiss ang anumang susunod ko pang mga uploads. And let's start the episode. So ayan guys, andito tayo sa AFK spot nitong ating witch farm and nag-AFK ako dito. So yung last episode na nakita nyo ako nag-AFK dito, tuloy-tuloy lang tayo nag-AFK dito para madagyan natin or maka-farm tayo ng maraming redstone tsaka ng empty bottles. Tapos guys, nung unang session ko ng AFK dito, tatlong large chest lang yun nilagay natin dito sa storage itong ating witch farm. So, ang pagtingin ko guys, nag-AFK ako ng 8 oras. Ayan, 8 oras tayo nag-AFK last time. Tapos, pagtingin ko dito, sobrang dami nagbaback up na yung hopper, yung mga ano overflowing na siya, kaya medyo minodify natin yung ating storage dito sa witch farm. And ayan, kung mapapansin nyo, hanggang sa ilalim yan meron. Ayan, so tingnan natin kung gano'ng karaming nakuha natin. Ah, okay, so medyo onti pa lang yung nakuha natin, pero ayan, mag-AFK pa ako dito ulit after natin gawin itong greenhouse. Dahil syempre, gagawin na natin ang refill module ng bee farm, pati na rin yung storage. And lastly, gagawin natin yung greenhouse sa taas, no? So nakapag-stack na tayo ng maraming empty bottles dito. So yung mga na-loot natin dito is nilagay ko na dito sa chest na to. Ayan o, napakarami guys. Napakarami nating nakuhang glass bottle and redstone. So sakto-sakto to para magamit natin siya dun sa bee farm natin. And para makapaggawa na rin tayo ng refill module, no? Para ma-refillan na natin ng maraming empty bottles yung bee farm natin. So ayan, I think imumove natin lahat ng ito doon sa ating base. And then babalik ako sa inyo kapag na-move na nating lahat, kasama syempre si Procorpio at ang ating bagong-bagong pet na Black Cat. Ayan, wala pa tayong pangalan. much later. Okay, so medyo madali lang naman yung gagawin nating refilling station dito. So parang ito lang guys, ito yung ginawa ko dito guys, minove natin yung super smelter natin porong dito sa gilid nito ang ating malaking cliff. Bali gagawin din natin itong part na to, itong contraption na to, na parang nire-refill or nilalagyan mo siya ng item. Ganito rin yung gagawin natin dito sa ating bee farm, no? Para dire-diretso lang siya na pagre-refill nitong empty bottle. So ngayon guys, medyo nilagyan na natin ng empty bottles to mga dispensers. So puno na yan guys. So hindi mo uubusan ng empty bottles to. Tapos ngayon guys, tingnan nyo guys, ang dami na nating nakukuhang honey bottle. And piling ko kulang tong ano natin, kulang tong chest na to para ma-accommodate niya lahat ng honey bottle na makukuha natin. Tsaka tong dito sa honeycomb, kaya dadagdagan natin ng chest yan mamaya. So simulan na natin by doing the refilling station. And then mamaya gagawin naman na natin yung ating storage area. So ang una natin gagawin dito is tatakpan muna natin ng lupa tong bee farm natin, no? Kasi sa ibabaw natin itatayo yung greenhouse para masusukat na rin natin kung saan natin ilalagay yung refilling station natin. Kasi yung refilling station guys is ilalagay natin siya sa ibabaw or ilalagay natin siya sa loob ng greenhouse, no? Para best convenience sa atin. So kailangan nating ipantay yung lupa dito sa level na to. So tatakpan natin tong bee farm natin, no? So unahin natin takpan to. Ito, marami tayong grass block dito. So batatakpan natin to ng buo. And then, ayan, gagawin na natin yung contraption. So, ilawan muna natin kasi sobrang dilim dito. Baka mamaya, maraming mag-spawn ng mga mobs dito sa ilalim. Naku, mahirapan pa tayo, di ba? So, unahin na muna natin ilawan lahat dito. And then, tsaka natin tatakpan ng grass block. So, pinlatin natin yung area na to, no? Para makita natin kung saan natin ilalagay yung greenhouse. So, ang una natin gagawin dito is kukunin muna natin kung saan natin ilalagay yung storage area tsaka yung refilling station, no? So, yung refilling station at storage area na yan, guys, is ilalagay lang natin siya sa isang maliit na bahay or isang malaking entrance yata yun. Yung pinabala ko kasi, guys, is
nasa loob siya nung entrance nung greenhouse. Tsaka pagpasok mo dun sa greenhouse, makita mo agad yung storage and yung refilling station. And then, pag pumasok ka pa further, dun mo makikita yung mismong greenhouse, no? So, ayun yung pinaplana nating build dito sa ating greenhouse, no? So, we're ready to test it out. So, nalagay na natin yung pathway or yung railway kung saan natin pwedeng i-refill yung mga shears para dito sa honeycomb and empty bottles para dito sa honey farm. So, ang kulang na lang natin dito guys is ite-testing natin siya kung marerefill ba niya dun sa mga hopper yung kailangan nating i-refill or kung hindi. Kasi ang bala ko sana, gusto ko sana equally distributed yung mga item dun sa mga hopper, no? So hindi siya yung isang hopper is mas malaki yung makukuha kaysa dun sa isa. Para equally distributed yung ilalagay natin, no? So check natin guys kung maganda ba or babalik ba yung hopper minecart na ilalagay natin dito. And check natin kung equally distributed ba siyang madidistribute dito sa ilalim yung mga parirerepilan natin. Kasi ano guys eh, gusto ko kasi equally distributed kasi OC ako eh. Alam niyo guys, ayan, gusto ko laging pantay lahat, ayan. So, try na natin. So, ilagay natin dito yung pang empty bottles, dito yung pang shear. Tapos, lalagyan natin ng at least siguro 5. So, dapat pag binagsak yan doon sa baba, dapat per hopper is meron tigi-isang dark oak planks. Dito rin, no, dapat may tigi-isang dark oak planks na makikita. So, tingnan natin. Tapos, kailangan din na babalik itong hopper minecart dito sa taas, no. So, sana bumalik siya. Kapag bumalik siya, guys, is successful itong gagawin natin. Okay, titingnan natin kung babalik. So, i-off natin yan. Kasi, dapat titigil siya kapag wala ng power itong power drill. Okay? So, tumigil na to. And ito. So, titingnan na natin sa ilalim kung equally distributed ba yung mga nirefill natin or nilagay nating item dito sa mga hopper. So, dapat yung first, dito. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5. Nice, success. Guys, so success tayo dito sa mga shears. So, titignan naman natin dito sa kabila para sa mga empty bottles. So, nagtataka ako bakit may nag-i-spawn pa rin ng mga mobs dito. Although, tinakpan ko na or inilawan ko na lahat ng mga dark areas dito. So, I think, it's not enough light, no? So, titignan natin dito. So, malamang nandito lang naman siya sa hopper. So, hindi ko makikita. So, kailangan kong tanggalin yan. Ah? 1, 2, 3, 4, 5. Nice! Okay, success tayo dun. So, we're done with this refilling station. So, ang gagawin naman natin ngayon is i-item, gagawa naman tayo ng item transporter para dun sa output nitong ating honey and honeycomb farm papunta sa taas kung saan nandito yung ating storage area. So, gagawa muna tayo dito ng dropper mechanism dito sa part na to. So, I think dito na lang. Tapos, ipapaikot natin papunta or pataas dito sa taas. So, tayusin na natin siya ngayon. Wala pa pala, kailangan pala natin ng dropper tsaka ng sticky piston, no? Punta muna tayo dito. Sana may sticky piston pa dito, no? Kahit pa paano. Yun yung problema natin, wala na tayong slime. Saan tayo hahanap ng slime? Maghanap pa tayo dito pa meron. Oh, yun pala, meron pala slime dito. Nice, nice, nice. Kala ko wala na tayong slime, meron pa pala tayong slime. Buti naman. Kinabahan ako dun, kala ko matitigil na yung ating paggawa ng contraption dito. So, meron pa tayong slime dito. Ayan, magagawa natin yung dropper mechanism. So, kailangan din pala natin ng observer, 2. Tapos, dispenser. Pwede rin naman dispenser, di ba? So, pwede rin dispenser. Wala naman siya pinagkaiba sa dropper. Or sa, tama, wala naman siya pinagkaiba sa dropper. So, okay na din na dispenser siya. Much later. So, nagawa na rin natin yung item transporter. Ang kulang na lang dito, guys, is kailangan natin ilagay yung observer dito sa part na to. Kung kapag dinispense ba to, isaakit siya dun sa
mga chess na nasa taas kung direkta ba siyang pupunta doon. So, let's see. So, dalawang item transporter to. Meron pa doon sa isa para dito sa honey. Ayan, pero unahin natin itong testingin kung gagana ba siya. Okay, so gumagana siya. Then, tingnan din natin to kung gagana siya or pupunta siya doon sa chest natin sa taas. Okay, so gumagana din. So, ay. No. Ay, kaya naman pala. Okay, buti na rin talaga tinitesting natin to, no, para malaman natin kung talagang effective ba yung ginawa nating redstone contraption dito o hindi. Okay, so round 2. Ayun lang, bakit wala? Bakit hindi natin siya nakikita dito? So yung honeycomb tingnan natin. Okay, mukhang effective to. Ito lang yung problema natin sa honey bottles. Ayun na, so okay. So masakto. Pumupunta siya doon. Naakit kaya siya sa taas. Ayun na naman po tayo. Bakit na-stuck na naman sila dito? Ano na naman pong nangyari? Kababalaghan dito sa part na to. Bakit parang pumupunta pa rin siya, hindi pa rin gumagana tong item transporter natin? Okay, so third try, round 3. Ayan na, umapit na siya, yes, success tayo dito guys, ayan. We're through, we're finished. Tapusan natin yung storage area. Ayan, ako, may na-stack din pala dito. Bakit? Nangyari dito. So, wait natin to. Akala ko tapos na tayo, di ba pala? Ay! Nakalimutan ko, lalagyan pala natin ng ice sa ilalim. Kaya pala sabi ko, nagtataka ako bakit hindi siya nag-slide enough para dun sa ano, para umakyat siya dun sa taas. Kailangan pala natin ng ice. Ay, nako naman, oo. Makakalimutin na talaga ako. Ano ba yan? Matanggalin muna natin yan. Ang daming na-stuck dito. Oh my gosh, grabe. At syempre, yung honey din. Syempre, malamang na-stuck din yan. Okay, so natapos na natin yung hindi natin nakalimutan paglalagay ng ice sa ating item transporter. Ayan. Walang ganyaring ganun. Wala. Crazy. So okay, testingin natin kung successfully ba nga akyat to sa taas. Ayan, so umaakit na siya sa taas. Tingnan natin kung aakit siya dun. Okay, sakto. Umaakit siya sa taas. Tingnan natin yung kabilang side kung aakit ba. Okay, so dito tayo. Mas marami-rami to. Ayan. Kasi lahat nandito pa. Okay, aakit ka ba sa taas lahat? Ayan, naku, ayan. Ayan, success. Okay guys, successful tayo. Successful nating nalagay or nagawa itong item transporter na mag-deliver ng mga items na nakuha natin dito sa bee farm pataas dito sa ating storage area. So, titignan natin kung nandito pa. Ayan, nandito. Uy, nandito. Nakakatuwa. So, ayan, ang tanging... Ang natitira na lang natin gagawin ngayon guys is yung paggawa natin nitong greenhouse dito para sa ating mga bees. Ayan. Actually, bala ko nga maglagay ng maraming or ng mga beehives din dito sa loob ng ating greenhouse. Pero syempre, unahin natin ang exterior muna, no, para meron na tayong paglalagyan ng mga bahay nila. Gagawin natin yun through a time lapse.
At ito na nga, natapos na natin yung paggawa natin ng lighthouse. Okay. So, simulan natin dito sa unang part, which is yung storage area. And then, nag-proceed tayo upang i-build naman yung greenhouse part nitong ating overall greenhouse. So, ang ginawa ko dito guys is naglagay ako ng isang malaking tore dito sa gitna. Kasi may plano tayo dito guys sa tore na to. And then, dito sa kabila is mga ano lang siya, parang mga typical na greenhouse, yung may ganyang bubong, yung pa-triangle na bubong. Pero nilagay ko siya sa all sides itong ating tower. So makikita niyo naman dito, 'di ba? Ayan siya. So ayan, guys, hindi ko in-expect na magiging okay itong greenhouse na to kasi yung una guys, nung habang binibuild ko siya, parang hindi ko makita na parang magiging greenhouse itong itsura nitong binibuild ko. Pero it turns out fine naman guys, ayan. And then guys, yung design nga pala nung ating greenhouse is sinunod ko lang siya dito sa ating mga previous projects. So yung ano, makikita nyo dito, yung lane niya, ayan yung ano ba tawag dito? Dark oak na linya, ayan. So, laging may ganyan sa every build na ginagawa ko. So, makikita nyo dito. Ayan, so ayan yun. Sa Wizard Tower, may dark oak na line. Tapos, meron din dito sa library natin. So, ito, itong second floor, meron mga dark oak line sa, na nag-separate sa first floor and second floor. Pero dito, guys, I tried na lagyan na lang dito nun para magkaroon ng detalye. Kasi kung walang ganun, walang details sa ganito. So, para magiging plain lang siya tingnan. Ayan. So, nakita ko kasi na parang plain lang siya kapag walang linya na ganito. So, minarapat ko na lagyan ng dark oak line sa gitna. And then, naglagay din tayo dito sa lower part nito ng additional na dark oak line. Pero nandoon lang siya, nakapaloob lang siya sa may ano, sa between the spruce logs. So ayan yung kinalabasan niya. And then syempre yung bubong natin, wala masyadong details guys yung bubong natin. So talagang ano lang siya, full glass lang talaga siya kasi talagang greenhouse lang talaga yung ginawa natin. And mostly naman sa greenhouse guys is wala masyadong details na natatakpan yung glass kasi syempre 'di ba greenhouse nga eh. So kailangan talaga yung yung glass is nagre-reflect talaga siya. So ayan na yun guys. So I managed to finish it na. And kung mapapansin nyo, okay naman siya, di ba guys? And para naging grand nga yung design ko eh. Parang sabi ko, ang simple-simple lang nitong itong nasa isip ko guys, ang simple-simple lang nung greenhouse na iniisip ko. Pero it turns out na parang nagiging grand mega build na rin siya. So sobrang laki ng ano, sobrang laki ng greenhouse. Ngayon, ang problema natin, kailangan na natin siya interioran. So yung interior guys, hindi ko sure kung ano pa yung ilalagay natin sa loob. So pero pag-isipan din natin yan ngayon. So sa ngayon, mag-gather muna ako ng additional resources. Kasi ang plano ko dito sa gitna guys, ito sa gitna ng tower, lalagyan natin ng malaking puno sa gitna. Pero syempre dahil hindi tayo masyadong magaling gumawa ng custom tree, pag-aaralan ko pang maigi kung ano yung magiging shape nitong ating gagawin na custom tree. Lalo-lalo na dahil mahirap gumawa ng custom tree kapag ikaw ay nasa survival. So, pag-isipan ko muna or gagawin ko sa creative. Ayan. Tapos, I will just build it up na lang. Babalikan ko kayo kapag natapos ko ng gawin yung custom tree. And makapag-interiorize na tayo dito kahit konti man lang. Or kahit ma-prioritize natin tong gitnang tower, no? Lalagyan natin ng interior. So, I'll be right back. And lo and behold, natapos na natin ang interior at exterior part nitong ating greenhouse. Ayan, so let's go and make a tour of this. Okay, so simula guys, ito yung ating pinlano dito sa ating storage area. So plano ko talagang lagyan ng leaves ceiling itong ating storage area for the honey and honeycomb part. So makikita nyo dito ang mga blueberries and act as a lightning dito sa ating storage area.
So, punta naman tayo dito sa ating gitnang part. At makikita nyo naman dito sa ating gitnang part yung ating ginawang costume tree. Ayan. So, itong costume tree na to, guys, is ginawa natin siya sa creative. So, medyo madali na lang natin siyang ginawa sa survival dahil nakagawa or nagawa na natin siya sa creative. So, itong costume tree na to consists of oak leaves and flowering azalea leaves. So, mapapansin nyo naman. And, syempre, yung azalea leaves. Ayan. So, ginawa natin ganyan, guys. And pinagkasya natin siya dito sa ating malaking tore dito sa gitna ng greenhouse or gitnang part nitong ating greenhouse. Dito naman sa tatlong side nitong greenhouse natin is nilagyan lang natin siya ng mga potted plants around. Ayan, kung mapapansin nyo, potted plants and flowers. Tapos naglagay din tayo ng hanging potted plants. Ayan, kung mapapansin nyo naman. And lastly, ito yung nilagay natin as a light source nitong ating greenhouse. So, naglagay tayo ng glowberries dito, no? Parang same lang din dito sa ating storage area. And then, dito sa ilalim naman, guys, nilagyan lang natin or nagtanim lang tayo ng carrots and potato sa magkabilang side. Syempre, hindi magiging greenhouse to hanggat wala tayong crops na tinatanim dito sa ating greenhouse. Ayan. So, mapapansin nyo dyan. And last part nito, itong third part or yung third na nandito, parallel dito sa ating storage room. Ayan. Yung mapapansin nyo sa kabilang side, yun yung storage room. Dito natin nilagay yung mga bahay ng mga bees. And syempre, itong design nito na naka-around or nakapalibot dito ng mga bulaklak is syempre hindi natin tinipid at nilagyan din natin siya dito, no, para magkaroon ng maraming details dito. Ayan. So, marami kang makikitang details dito. And then, lastly, sa outside naman, guys, nilagyan lang natin sa bubong ng mga leaves. Ayan, kung mapapansin nyo, yung mga leaves na yan, nilagay ko lang dyan siya dyan para magmukha siyang vines na nag-creep out from the greenhouse. So, mapapansin nyo sa labas, ayan, oh, para siyang vine talaga. Kasi, mapapansin nyo, diba, nag-creep out talaga yung mga leaves na yan. And then, pinalibutan lang din natin siya ng maraming azalea and oak leaves dito sa around the greenhouse, no, para magmukha rin talaga siyang garden. Ayan. So, ayun, guys, I think that's it. And matatapos or mabubura na natin siya dito sa ating plano dahil tapos na natin siya finally. Ayan. So, tanggalin na natin siya dito, yung greenhouse. And yes! Woohoo! Tapos na natin! And magagawa na natin yung susunod natin gagawin dito, which is kalabanin yung Ender Dragon. So, ayun na lang yung natitira natin gagawin dahil gustong-gusto ko na magkaroon ng shulker box. And syempre, hindi lang shulker box yung kailangan natin. Kailangan din natin ng syempre ng elytra para makalipad na tayo kung saan saan. I'm so excited with that. So, ayun na yung susunod natin gagawin dito or next project natin. Pero hindi natin yung gagawin today dahil magpapaalam na ako sa inyo. Ayan, thank you very much sa lahat ng mga nag-like, comment, and share sa ating mga previous episode. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, just subscribe to my channel and hit the notification bell para hindi nyo mamiss ang masusunod ko pang mga uploads. This is John, ako'y magpapaalam na. Paalam! Thank you.